That is pyramiding. When it is good to be true, it is fraud. Okay, good morning guys. So ngayon po, ang ating i-review is si Right Circle Trading. So si Right Circle Trading po, isang company po siya, bagong company po siya ngayon, na more on forex trading po siya. So, check natin if kung si Right Circle Trading ba is scam or legit. Okay, po pala si Jaka Chow, salesperson, online coach, networker, at been working here in Dubai for 8 years na po. And ito po ang aking Facebook link. Pwede niyo ako message dyan. Usapin niyo ako, mag-chika-chika. And pwede niyo po ako tanongin kung ano po yung pinagkakaabalahan ko or pinagkakakitaan ko, mapa-offline man or mapa-online. Now, si Right Circle Trading po, ito po ang kanyang website, rightcircletradinginc.com. At kung titingnan po natin ang kanyang domain sa whois.net, so makikita po natin dito ang date of registration po niya. Na-create po siya noong July 2019. At updated din siya, same date din siya kasi kagagawa lang. So, mean to say, July, August, September, October, 3 months pa lang po yung company na nagawa yung website po niya. So, bagong-bago po siya. Okay? So, ito po ang kanilang CEO, si Mr. Albert O. Andrada. As per their presentation po, nakita ko po ito na galing po siya from Arizona, USA, at 3 years trading experience. Hindi ko alam kung anong trading experience to eh. But let us assume na forex trading ito, no? But 3 years experience sa forex trading, ako, parang medyo malabo yata para maging mag-lead ka ng isang company na about forex. Kasi kung mag-research po ko about forex trader, marami na pong mga forex trader na mga veterano. Pag 3 years ka pa lang sa forex trading, para ka pa rin kinoconsider na newbie niyan. No offense po sa inyo, Sir Albert, pero which is totoo naman po yan. Then, former financial analyst siya in Shoreline Financial Service. Nakita ko po ito. Well, itong Shoreline po, isa po siyang company ng insurance saka investment po. So, financial analyst po siya doon. Kita din natin ito. Consultant din po siya for IPO, yung mga initial public offering, yung mga mergers. Actually, maganda po yung in fairness yung kanyang credentials, no? Ang problema ko lamang dito is wala po ako makitang digital footprints kung totoo ba lahat ng mga sinasabi dito. Kasi kung i-research nyo po si Mr. Albert O. Andrada, wala pa ako nakikita. So, kung meron po kayo nakikita dyan, mga kaibigan ko, paki-comment lang po at pwede ko pong i-amend ang aking review. Okay, salamat. Patuloy po natin. Ito po ang kanilang compensation plan. So, meron po silang compensation plan. Ang minimum investment po nila is 1,000 pesos. And meron po silang direct referral bonus na 5%. At meron po silang dalawang plan, 20 days plan at 30 days plan. So, yung isa is 50%. Pag 20 days ang kinuha mo, 100% naman pag 30 days plan. Meaning to say, pag nag-invest ka ng 1,000, tapos 20 days plan ang kinuha mo, 50% ang kubo mo. So, yung 1,000 mo, magiging 1,500. Pag kinuha naman yung plan na 30 days, magiging double your money, it's 100%. So, yung 1,000 mo, magiging 2,000 pesos. And so on and so forth. So, yung 1 million mo, pag kinuha mo 20 days plan, ba, 20 days lang, magiging 1.5 million na. At pag 30 days naman, magiging 2 million na. Grabe. So, ang laro po dito is palakihan po ng investment kasi po, wala po kayong gagawin. Ibigay nyo lang pera sa kanila at lalaki po yung income ninyo. Doon naman po sa mga maliliit lang po na tao, kagaya ko po, at so for example, 1,000 lang, para kumita po tayo ng million, kailangan po tayo mag-invite.
ito po yung kanilang union level until the fifth level. So, may mga percentage po yan. Okay. So, ganun, no? So, kung marami kang pera, ibigay mo yung pera mo, hayaan mo, tapos kikita, wala kang gagawin, lalaki ang kita mo. Yung mga investment, ito ha, mag-i-invest ka lang ng pera, number one, wala kang gagawin, at pangatlo, kikita ka ng malaki. That's another sign of a scam. Number one, uulitin ko, maglalabas ka ng pera. Number two, wala kang gagawin. Number three, kikita ka ng malaki. Ayun. So yun, signs of scam. Pera, bigay mo, wala kang gagawin. Malaki ang kikitain mo. Diba? Yun from Mr. Chinkita na po yun, ha? Now, sa website po nila, makikita ninyo dito, 100% guarantee po sila at SEC registered. Unahin po natin itong 100% guarantee. Sabi po nila 100% guarantee kasi po meron na silang automated na po robot na po yung nagtitrade sa kanila. Kasi kung i-research po ninyo ang forex trading po, medyo mahirap po yan, ha? May mga fundamental analysis, may technical analysis po yan. Kasi po ako, naging trader na po ako ng forex. Actual na trading po, ha? Hindi ako magamit ng robot. Nag-aralan ko technical fundamentals, technical, fundamental, analysis, lahat-lahat po niyan para malaman mo ang trend kung saan papunta yung currency na ititrade mo. Either bearish ka, bullish, or ganun mga terms po. Now, ang tanong po, yung mga robots po ba makes money? Ito pong sagot. Forex robots which are thought to be forex robots that work can solely find positive trends as well as trading signals, but occasionally their functionality is unfavorably affected by either jittery trends or false information. The answer is logical. Robots can barely make money for a forex trader. Tama naman po. Kasi as per my experience, saka kahit na mag-research po kayo, kung guaranteed po ang forex trading at saka yung robot na gagawin nyo, ang dami na po millionaire yung mga forex trader. No? Simple analogy lang po yan. Common sense lang po. Pag guaranteed yan, tsaka wala pong business or investment na 100% guarantee. Balik tayo dun, ha. So, SEC registered daw po sila. Una-una tingnan natin ang kanilang registration dito sa Quezon City. Ewan ko kung clear ba to. Malabo kasi. Pero yung kind of business nila is contractor. So, training, trading center at consultancy. So, training, ano po iti-train sa inyo? Eh, automatic na nga yung robot, di ba? Trading center, pagbalikan natin yan. Consultancy, well, pwede siya kasi nagko-consult. May mga nagbebenta, may mga agent sa so consultancy. Yan ang nilagay dyan, trading center. Alam niyo bakit trading center? Kasi pwede niyan na garment trading, meat trading, fish trading. Kasi po, pag nilagay po nilang forex trading po yan, hindi po papasa sa permit. Alam niyo po kung bakit? Ito po ang dahilan. Sabi po ng SEC na po ito mismo, yung mga link lalagay ko sa description. No October 31, 2018, ito po ang labas ng tineclear ng SEC. Forex trading, forex exchange trading is illegal in the Philippines. The public is hereby advised to stop engaging in foreign exchange trading and to stop investing in foreign registered investment platforms of commodity, futures contract, and differences. No? So, bawal po. Illegal po siya. Hanggang ngayon po, hindi po rin siya na-amend po yan. Forex trading is illegal in the Philippines. Now, tanong. Sabi po, nakita ko po, meron po silang SEC permit ang right, company po. No? Hindi ko makita yun, pero tatakpan ko lang po itong isang sample po. Kasi ito po yung mga ordinary na gamit ng mga SEC, ng mga company. Ito po yung permit lang po na as para maging corporation at makakuha ng permit sa SEC. Pero limited lang po ito. Nakalagay po dyan, this certificate grants judicial personnel to corporation but does not authorize it to sell, to issue or sell or offer of sale public securities such as but not limited to shares of stocks, investment and contracts. So pag nandito ba siya, pag bababak pa po kayo,
commission to undertake business activities requiring a secondary license from this commission. So yung mga may mga investment purposes na kailangan ng secondary license. Okay, so yun, kailangan ng secondary permit kung yung mga nagpapala mga investment, okay? So yun na kailangan ng company. Pero kahit na maglagay sila ng secondary license ang right, hindi pa rin sila pasok. Kasi nga, ang forex trading is bawal. No? Illegal ang forex trading. Okay? Now, ano pong ginagawa ng ibang mga company o ibang mga tao na gusto pa rin mag-participate? Sabi po dito, may isa pong vlogger, no? Na sa Benzinga.com. Sabi nito, Picklock, the best forex brokers in the Philippines. Forex trading is illegal in the Philippines. However, you can use reputable broker based outside of the Philippines in order to participate in this market. So dahil nga yung forex trading is online siya, hindi na detect or hindi madaling na-trace ng government. Pero based po sa law, bawal pa rin po gumamit ng foreign registered investment platforms. Okay? But marami pong gumagawa niyan. Now, kung gagawin man natin niya at kung mahuli, mahuli. Pero pag hindi, kailangan din po yung broker po natin is reputable. Okay? Paano po malalaman yun? Dapat po, ito, FCA regulated po siya sa forex brokers. Ano po itong FCA? Isa po siyang the most respected authorities within the financial world. So lahat po ng mga brokers po, kailangan po naging na ma-regulate po yan at under po sila ng FCA sa UK. Okay, bakit po? Kasi meron po tayo, magkakaroon po kayo ng tawag nito, guarantee or insurance, kasi FCA directs all brokers to protect the clients in case of insolvency pag nawawala po. Naka-protected po. Protected po ang mga clients. Tsaka lagay po yung guarantee of up to 50,000 euros in compensation. Now, FCA regulated forex brokers providing the high protection for any investor. So yan. Kailangan, kung patuloy pa rin kayo at sinasabi na regulated sila or let's say outside platform sila, kailangan check nyo rin kung regulated ba sila sa FCA para protected po yung pera ninyong lalagyan ninyo. Diba po? Now, balik tayo sa compensation plan. Nakita po ninyo, 50% pag 20 days plan, 30 day, pag 30 days plan naman po is 100% naman po ang makukuha ninyo. Now, kung natatandaan nyo yung kapa, kapa is just 30%, na? Pakinggan nyo itong sinabi ni Tatay Ligong. That is pyramiding. When it is good to be true, it is fraud. Biro mo yung 100,000 mo would earn 30,000 a month. Okay, so napakinggan nyo po si Tatay Ligong. No. So, ngayon, conclusion. Alam naman po natin, based sa legality, is illegal po talaga ang forex trading. So, dun pa lang, bagsak na. Sooner or later, magsasara po yung company kasi illegal na po eh. Nauna, wala po siyang product. May mga company po na MLM, yung multi-level marketing siya, malaki rin po ang kita noon. Hindi sila na fluff-flag kasi nga po may product sila. Yung pera na binigay mo, may kapalit na product at hindi ka lang maghihintay. No, lahat yung mga may product-based na multi-level marketing, pasok yan sa set kasi may product at saka hindi ka lang magtutunganga at kikita. Meron kang kikitain pag gumalaw ka, pag nagbenta ka, pag nag-network ka. Yun ang tinatawag na affiliate marketing. Pero dito po kasi is talagang totally wala kang gagawin. At napakalaki po, 50% at 100%, napakinggan nyo naman po ang sabi nila Tatay Ligong at saka ni Chinkitan. Okay?